high tide sa lungsod ng Maynila ngayon. Kaya ang mahirap na kalagayan ng mga nakatira sa ilalim ng tulay na ito, lalong humihirap pa. Makikiraan lang ho, ha? Makikiraan lang. Baha po, sir. Baha ba? Gaano kataas? Mga ilan po nakatira dito? Marami po, marami po dyan sa loob at sa mahilera pa po pag mga nakasabit lang po sa tulay. Nay, bahay niyo po yan? Dito po kayo nakatira. Ilan po kayo dito? Bali, dalawang anak ko po sa Tino. Apat. Dito po sa taas, may iba nang nakatira dyan? Opo, may-ari po ng bahay na po. Ito po ba, may binabayaran pa kayo dito? Meron po. May upa pa to? Opo, 500. 500? Ama? Sa madilim, mapanganib, at maruming espasyong ito, nagsisiksikan ang mga walang ibang mapuntahan. Bakit po dito kayo pumunta? Hindi ko lang may lugar sa tulad naman. Pero kalunos-lunos man ang sitwasyon, sumisibol pa rin ang mga pangarap. Recognition ngayon. Graduation ni Baby. Turo mo po yung award niya eh. Anong nakuha niyang award? Yung good sports, saka fortune kid, saka achiever po. Achiever? Opo. Oh ba? Galing ah. Oo. Anong gagawin mo ngayon para mag-celebrate? Oh, wala. Bahay lang, papahinga lang. Karapatan ng bawat isa sa atin ang magkaroon ng disenteng bahay. Mayaman nun po o mahirap, kailangan po talaga ang bahay. Pero sa Pilipinas, malayo pa ito sa katotohanan. Tapos pag gusto mong mag-CR, saan ka nag-CR? Yan na rin, sa cutting. Sa halip, nadaragdagan pa ang milyong-milyong nakatira sa gulagulanit ng mga tahanan. Buti ho na titiis niyo. Wala tayong magagawa eh. Huwag magtirahan. Paanong tutuldukan ang lumalalang problema? Para kayong nagmamagic, sir. Ah. Malitang budget pero maabot yung backlog. At paano namang nagpupursige ang mga napag-iiwanan? Para sa mga anak ko, unang-una kong iniisip, tirahan. Kasi dito, walang kasiguraduhan. Papasok na sana sa trabaho si Tatay Arvin. Isang construction worker sa Mandaue, Cebu. Pero ayaw siyang paalisin ng bunsong anak na si Trishelyn. May sakit ang 2 taong gulang na bata. Ha? Huwag kayo gatas. Ha? Huwag kayo gatas. Huwag kayo gatas.
may sakit siya, nahirapan ng ano, parang mabigat din sa kalooban kong iwanan. Pero kailangan ko pa rin talagang pumasok dahil sa pang-araw-araw na may pangangailangan, iiwan ko na lang tumuna sa ano, kapitbahay namin para makapagtrabaho ako. Kung okay lang din sa bata na iiwan ko siya. Call? 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 Hindi ko trabaho. Sa daera mo, balik lang ko na. Balik kong tara kadiaran, ha? Ha? Balik ras papa. Sabay na, ha? Huwag na ko, ha? Pahilo po niya ikaw, tatay, ha? Inatatay. Masakit man sa damdamin, sumabak na sa mabigat na trabaho si Arvin. Nagsisimula na rin ang araw ng iba pang mga pamilya sa CICC o Cebu International Convention Center, isang nabubulok na gusali na naging tirahan na ng mga informal settler. Ang college student na si Jandy, 4 na taon na rito. Nasanay na raw sila na mabuhay sa ganitong kalagayan. Ilan ba kayo nakatira dito sa ano, sa space na ito? Dito po, isa po kaming pamilya. Tapos may isang pamilya po ron sa likod. Hmm. Sa kilid rin meron po. Dahil dito po yung lola ko. Tapos sa kabila may tita rin po ako. Oo. Mga 5 pong pamilya kami. So ito, kusina na ito? Opo, dito po nagluluto si mama. Itong maliit na lamesa po talaga na ito. Ito, ano to? Parang ito yung, liguan na? Opo, liguan, labahan. Dito na rin po yung CR namin. Hindi nga lang po siya exclusive. May plywood po kami na pantakip. Ganun po. Wala po talagang privacy, walang privacy. Tapos dito sa likod? Kalsada na po yun, highway sir. Highway na, no? Opo. So, sanay ka na sa ingay ng mga sasakyan. Opo. Lalo na po pag online class, sila po talaga yung disturbo. Walang tigil, no? At kahit maliit ang kanilang lugar, ang dog lover na si Jandy, nakuha pang mag-alaga ng 12 aso. Nasunog ang komunidad na tinitirhan nila Jandy noong 2019. Hindi ko po talaga inaakala na lalaki po talaga yung sunog. Hanggang po nagkagulo na po, nagka-stampede na po. Yung mga tao, hala, takbuhan po sila hanggang sa makalusot. Bahala po maghadapa sila. Hanggang yung mga aso po namin, sabi po nga ng nanay ko, iwan mo na dyan. Ano siya nga, hindi po mabuhay. May buhay po sila. Kasi sabi po talaga ni mama nga, iwan mo na dyan yung sarili mo, yung unahin mo. Sabi ko, hindi mo maalaga, nang hindi ko po sila alaga lang. Sa isang iglap, nagbago raw ang buhay nila Jandy. Ang mga nasunugan, pinatuloy muna sa CICC, na nooy naging opisyal na evacuation center na ng lungsod. Hanggang ngayon po, hindi po ako komportable. Sabi ko, Lord, paano ba to? Kailangan kong tulungan yung pamilya ko. Walang-wala po kami. Back to zero ang lahat. Pero imbis na panghinaan ang loob, pursigido si Jandy na makapagtapos, magtrabaho, at makapagpundar ng sariling tahanan. Mayaman man po o mahirap, kailangan po talaga ang bahay. Itinayo noong 2006 ang CICC bilang venue ng 12th ASEAN Summit. Mahigit 800 million pesos ang ginastos para sa gusali.
Kini ang itsura karon sa building sa Cebu International Convention Center nga gitukod alang sa ASEAN Summit ni atong 2007. Noong 2013, napinsala ito ng Bohol earthquake at ng bagyong Yolanda. At mula noon, hindi na ito ipinaayos hanggang sa nabulok na lamang. Binili ang CICC ng lokal na pamahalaan ng Mandaue mula sa Cebu Provincial Government noong 2016. Kitang-kita mo sa itsura ng lugar na ito na idinisenyo talaga siya para sa mga malalaki tsaka mahalagang mga pagtitipon. Pero ngayon, kung kita nyo, talagang basag-basag yung mga bintana, sira na yung kisame, napakadumi, may mga patay na daga pa. Kaya hindi mo maiwasan isipin, parang sayang. Sayang yung ginastos dito na pwede pa sanang mapakinabangan. Lalo na ng mga nakatira dito ngayon na walang disenteng mga tahanan. Kinahapunan, muling nakapiling ni Tatay Arvin si Tricia Lynn. Wala, dilita nila kuha ko. Sa ngayon, makahihinga na ng maluwag ang ama. Tuwing nasa trabaho kasi, lagi raw siyang nag-aalala para sa anak. Para sa mga anak ko, unang-una kong iniisip, tirahan. Kasi dito, walang kasiguraduhan eh. Dating nagtrabaho sa Saudi si Arvin, pero bumalik din ng Pilipinas matapos ang 4 na taon. Nagtitiis daw sila sa CICC dahil nasa lungsod ang mga trabaho. Kasi kung nandun kami sa probinsya, yung hanap buhay namin malayo eh. Nandito yung hanap buhay namin, matatayo lang kami basta ganito, kubol. Tapos nagbabayad lang kami ng ilaw, ganun lang. Habang lumalalim ang kwentuhan, naintindihan ko na rin kung bakit si Tatay Arvin lang ang nag-aalaga sa bunso ngayon. Isang personal na trahedya ang sinapit nila Tatay Arvin kamakailan. Dalawa na lang kami. Ay, yung asawa mo? Kamamatay lang. Ay, talaga? Ako, nakikinamay. Kailan na pa namatay? Noong May 13. May 13? Ito lang taon? Bakit ano nangyari? Breast cancer. Ah, breast cancer. Naku. So kayong dalawa na lang ang... Yung iba kasi anak namin sa probinsya. Oo. Doon nag-aaral. Naku, nakikinamay ha. Oo, salamat. Mahirap ang lalong-lalo na siya talaga yung kasama mo dito. Simulat sa pool. Biglaan eh. Dumating kami doon sa ospital, stage 4 na kaagad eh. Mahirap ang gano'n. Batay sa datos ng pamahalaan, tinatayang 4.5 milyon ang Pilipinong walang bahay. Kung hindi tutugunan ng suliranin, pagdating ng 2030 o sa loob ng 7 taon, tinatayang tataas pa sa 12 milyon ang homeless. Sa pag-aaral naman ng World Bank, 70 milyon ang nakatira sa substandard o di katanggap-tanggap na tahanan. Nanganganib naman itong umakyat sa 113 milyon. Sa 2030. Ilan sa mga nagpapalala sa problema ang lumulobong populasyon at urban migration o pagluwas ng mga Pilipino sa mga lungsod para makapagtrabaho.
Isa ang Aroma Tondo sa may pinakamalaking populasyon ng informal settlers sa Maynila. Transitory o pansamantala lamang dapat ang mga mahirap na residente dito habang hinahanapan sila ng permanenteng matitirhan. Galing sila sa Smoky Mountain, isang higanteng landfill sa Maynila na ipinasara noong 1995. Pero hindi na nailipat ang maraming pamilya at may mga bago na ring dumating. At mula sa 350, 8,000 pamilya na ang nandito ngayon. Kung mapapansin nyo, dito pa yung mga remnants ng dating structure, itong bubong na butas-butas na. Tapos yung mga nakatira dito ngayon, parang kanya-kanya na lang sila ng pagtayo ng mga bahay nila. Yan, mga tagpi-tagpi, pabale-balentong, basta makakuha ng spasyo, okay na. Hello, magandang araw. Wow, patok sa takilya. Magkakamag-anak ba kayo lahat? Magkakapatid po. Magkakapatid? Marami po sila sa'yo. Dating dalawa po yung anak ko. Iga namin pati. Kasi hindi pwedeng puro padalo. Kailangan pati. Kung wala nang mapuntahan sa lupa, bakit hindi na lang manirahan sa tubig? Isa si Darwin sa libo-libo manging isda na umaasa sa dagat sa paligid ng Manila Bay. Sa paglipas ng panahon, dahil sa labis sa pangingisda at pagkasira ng kalikasan, lalo raw humihirap ang kanilang hanap buhay. Ulo ko yan. Ano tamahan yan? Pero lalo pang nadaragdagan ang mga pagsubok ng mga mandaragat ngayon. Marami kasi sa kanila pinaalis at pinapaalis sa kanilang mga tahanan sa dalampasigan. Kaya mula sa laot, si Darwin halos hindi na tumutungtong sa lupa. Dahil bangka na ang nagsisilbi niyang tahanan ngayon. Ayan, pag-uwi ko dyan, maliligo. Yan na kumakain. Kasi nagluluto ko sa inalabas na yung bangka, yung mapalaot. Kaya yeah, tinitiis ko lang para sa pamilya ko. Pwede ka ba rito sa bata? Oo, oh, pwede. Diyan lang tayo duman. Tama ka. Di malulubog yan. Kitang araw ho. Ito. Ito ang bahay mo ngayon. Bahay ko. Oo. Ayos din ha. Saka natutulog? Duyan. Turbo sa akin yung maliit na bangka. May ingay. Mga solo piston. Nagigising ako. At ang lasing ko, wala. Wala bang mga nagnanakaw ng gamit? Meron. Dahil nga na wala na nga dyan, may krudo. Kaya may bandayaan ito eh. Kaya nag-alaga ako ng aso eh. Puro tuta lang na pinalaki namin yan. Ano yan? Para pag tatahol, magigising ka? Pinapakawala namin dito pag matutulog kami. Ah. Para walang makasampa rito. Tapos pag gusto mong mag-CR, saan ka nag-CR? Diyan na rin, sa Kating. Sa Kating, ano? Lumulubog ka sa tubig? Hindi. Diyan, tatabing na lang. Kasi ibang bangan. I-hapin yun ha? Hindi ka ba, baka mahulog ka sa tubig. Kailangan bumalansa ka, gano'n. Eh, may Kating naman yan eh. Diyan, upo ka, para kang ibo, nakadapo. Ayan, diyan. Sanayan lang, ha? Sanayan lang.
Dating nakatira sa tabing dagat sila Darwin. Malapit lang kung saan nakadaong ang bangkang tinutuluyan niya ngayon. Pero noong 2016, pinaalis sila at inilipat sa isang relocation site sa Pandi, Bulacan. Halos hindi daw umuwi si Darwin doon. Sayang kasi pamasahe, 150. Yung pamasahe ko, minsan binibigay ko na sa pamilya ko. Gano'ng katagal ka na hindi nakaka-uwi niyan? Tagal ko na rin dito eh. Mag-iisat kalate. Paano nangyari sa lahat ng mga mangingisda na pinalis dito? Andiyan, gwalikan dito, nagdadakat iba, binenta yung bahay, bumalik dito. Pero wala silang tinitirang dito, nangungupal lang. Iniwan na muna namin si Darwin na kailangan munang magpahinga bago muling sumabak sa pangingisda mamayang hapon. Habang natutulog ang mga namamalakaya, ang mga manghahayuma naman tulad ni Tatay Ariel nagkukumpuni ng mga lambat. Yung mga magaya na yung mga retirado na sa halakot, ito naman trabaho namin. Tulad ni Darwin, pinaalis din sila Tatay Ariel sa Navotas at pinalipat sa Bulacan. Dahil nandito rin ang kanyang trabaho, lingguhan lang ang kanyang pag-uwi. Dito ka na rin natutulog? Dito rin. May tulugan ako sa barangay. Kasi sa gabi, barangay tanod ako. Sa gabi. Kung iisipin, talaga mahirap. Sakripisyo talaga yun. Dinala ako ni Tatay Ariel sa dating kinatitirikan ng bahay nila. Ito ang aking nakita. Dinala ako ni Tatay Ariel sa dating kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Isang malaking convention center na ang itinatayo rito. Yan kami, sama-sama kami dyan. Marami kami dyan. Mga kulang-kulang 100 family yun, yung bahay dyan. Pag-unlad ba ito na may touring, tingin mo? Sabi nila. Mula ng masunugan, lalong naging mahirap ang buhay nila Jandy. Hindi man maituturing na mayaman, mas komportable raw sila dati. Maganda naman po yung buhay namin noon. Medyo magulo, maingay, pero masaya po dahil sarili po namin yung tinutuluyan namin. Nang bumakwit sa CICC, kinilangang magdoble kayod ng pamilya. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid, inako ni Jandy ang responsibilidad ng pagtulong sa paghahanap buhay. Naiisip na nga raw ni Jandy na tumigil na lang sa pag-aaral, kahit scholar siya sa isang magandang paaralan. Naisip ko po na huwag na muna kaya akong magpatuloy. Tutulungan ko muna si nanay kasi mukhang wala rin namang, hindi naman malinaw yung pag-aaral ko ngayon. Kasi para po kasi napag-iiwanan ako, yung mga kaklase ko po tapos na sila. Tapos ako po tambak na tambak po ako sa mga trabaho. Tambak na tambak ko sa mga gawain dito sa bahay. Mahirap daw itong marinig para sa ama ni Jandy na naghahanap buhay bilang isang skilled electrician. Anong naisip mo noong mga panahon na nagsistruggle siya ng konti? No, marami sir eh. Ang kuryente, mahina talaga. Iniisip ko na kung mag-ano ako ng ano, kung saan ako kukuha ng pwedeng mag-solar para masuportahan ko talaga siya. Kasi masipag siya eh. Yung bang sinasabihan ko siya na kakayanin namin ng nanay mo, huwag ka lang ito. Kasi gano'n naman talaga pag, amay. Dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan, si Tatay Arvin napauwi ng maaga galing trabaho. Bawas na naman ito sa kanyang kita. Baon pa naman siya sa utang ngayon dahil sa ginastos sa pagpapa-ospital ng yumaong asawa. Simula nung nagpapagamot na kami, hindi na talaga ako pumapasok.
pinukusan ko talaga sa kanila, pinukus ko sa kanila lahat. Mga tampanan sa dito lamang sa kanilang komunidad, marami ang mga tulad ni Tatay Arvin. Mga manggagawang nagpapanday ng mga gusali at tahanan, ngunit dampa ang inuuwian. Gumagawa kami ng mga bahay na mga ganda sa iba. Tapos kaming gumagawa mismo, wala kaming tirahang maayos. Pero kung iisipin mo, marangal. Oo, siyempre. Marangal. Yung mga building na natatapos kong matataas dyan, pag napadaan kami ng anak ko, pwede kong maipagmalaki sa kanya na kung gumawa niya. Pansamantala lang dapat mananatili ang mga residente sa evacuation center na ito. Pero ang iba, 7 taon nang namamalagi sa CICC. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin tapos ang pangakong relocation site sa kanila. Sabi ng Mandaue City Government, konting tiis pa. Ginagawa pa kasi ang 2 medium-rise building na paglilipatan daw ng mga kwalipikadong beneficiaries. Bakit po tumagal? Tumagal in the sense that we need to collaborate to the Department of Human Settlements and Urban Development for the needed funds, seeking additional funds for the housing units. Sabihin po, kulang pa sa budget. Kulang pa sa budget kasi yung pag-develop ng housing is costly, no? Involves hundreds of millions. No? Habang tinatapos pa ang permanent housing, naaabutin pa raw ng di bababa sa 1 taon. Target munang ilipat ang mga evacuees sa tinatawag na transitory shelter. Ibig sabihin, pansamantalang tirahan ulit. Sa buong Pilipinas, sinasabing nasa 6.5 million na ang backlog sa pabahay ng gobyerno. Kung hindi tutugunan ang problema, aabot na raw ito sa 10.9 million sa katapusan ng kasalukuyang administrasyon. Pero hindi lang ang bagal sa pagpapagawa ng bahay ang problema. Madalas, pinupulaan din ang kalidad ng mga ito. Tulad na lang ng bahay kung saan nirelocate si Tatay Warlito na minsang naging biktima ng kalamidad. Ng araw, Tay! Kamusta? Bahay niyo po ito? Eh, bahay ko ito. Oo. Ito na ang itsura ng ilang bahay ngayon. Nasira na po tayo. Natabo-tabo na ako lang na yun. Ito yung original na yero? Oo. Ganyan din yan. Ang lambot, ano? Lambot na. Ano pong ginagawa niyo para putulin siya? Kaya mga ganyan. Kamay lang, napipilas. Oh. Tsubra ni Pins. Ay, kaya-kaya mo punong tingin pa ako. Sa sobrang ano ng timplada ng siminto, yung blocks. Tinipid nila ng gusto. Delikado nga. Umaganda talaga siya, no? Medyo parang... Parang maalog niya, no? Konting pukpuk. Alog-alog eh. 46 po. Anong gusto niyong ayusin sa bahay niyo? Dami. Ayusin. Construction worker ako eh kasi. Ah, construction ako, mason. Oh. Ah, mason kayo? Kaya alam na alam niyo. Alam na alam po yan. Ah, talaga. Pwede po ba tayong pumasok? Oo, sige po. Ay. Okay, tamo, may tabon ko yung ano. Silupin para hindi lang may matuluan. Ah, ito. Dahil tumutulo ang bubong. Tumutulo ang bubong. Kumusta naman po itong ano, itong sahig? Kumusta po yung flooring ninyo? Ah, ito yung mga bako-bako ng mga ginawa nila. Kaya minsan, pag may mga simento mo, sobra-sobra may gumagawa dyan, hiningi ko, natapal-tapalan ko na lang yan. Buti ho na natsatsagaan ninyo. Oo, tsaga-tsaga lang. Ito yung tsagaan lang natin, para tayong malipatan. Para sa isang bansang lumalaki ang populasyon, marami naghihirap.
at madalas pang tamaan ng sakuna, mababa ang budget para sa sektor ng pabahay. Ngayong 2023, 96 billion pesos ang hiningi ng Department of Human Settlements and Urban Development. Pero 3.9 billion pesos lang ang inilaang budget para rito. Mas mababa pa ito sa 6.39 billion pesos na inilaan noong 2022. Paano po yun? Siyempre, kailangan natin mag-isip ng paraan. Ang hamon kay DZSUD Secretary Jose Acozar, puna ng malaking backlog sa pabahay sa mas maliit na budget. Ang magandang balita, naniniwala si Acozar sa kahalagahan ng in-city relocation para hindi malayo ang mga residente sa kanilang hanap buhay. In-city po tayong lahat. Hindi po kayo lalayo sa trabaho, hindi po kayo lalayo sa eskwela na gusto nyo. Pag ang namura po ang cost living, meron silang savings para sa pagtayo ng bahay. Marami na po tayong groundbreaking ceremonies na nasa. Dito na papasok ang bagong estratehiya ng pamahalaan sa pabahay. Binansagan nila itong Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Imbis na gobyerno ang gagastos, mga pribadong developer na raw ang magpapatayo ng low-cost housing units. Pabayaran ito ng beneficiaries sa pamamagitan ng pag-utang sa bangko. Pero 1% lang daw ang sisingiling interest sa kanila. Sasagutin ng pamahalaan anumang lalagpas dito. Sa tingin niyo po ba ma-afford ng mga mahihirap yun? Dahil syempre yung mga private, hindi naman papayag ng gumawa ng mga bahay ng palugi. Oh, kailangan kumita sila dyan. Tama. Eh yung mga kababayan natin, yung upa na 500 a month, hindi nga maabot eh. Kaya ba nilang bumili ng low cost? Gumawa kami ng paraan para paano mapababa ang pagbebenta ng developer o contractor sa public. You know? Na kami na ang bahala sa buyers mo, kami na ang bahala sa lahat ng documentation, at pati pagpapatayo mo, hahanapan ka namin ng murang pagpatayo ng building. Mga magkano po ang kailangan ilaan ng isang low-income family para magkaroon ng bahay under this program? Ito program na ito, ang tingin namin 3,500 in city. A month? A month. Gano'ng katagal po nilang babayaran 30 yun? Years. 30 years. Di po ba mabigat din yun para sa mga talagang mahirap? Mabigat yun. Sila? Oo. Mabigat yun kung nasa offsite ka. Pero kung in city ka, hindi ka na mamamasahe. Nasa loob ka ng city. Kaya mo nang kumita ng 3,500. In other words, kumita ka lang ng 500 to 600 a day. Kaya mo na. Hunyo nitong taon, graduate si Jandy sa kursong Secondary Education. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtapos siya ng cum laude at nakapag-uwi pa ng iba't ibang parangal. Diano Jandy Marie G. Mandaue City, cum laude. Parang na-proud rin po ako, hindi po para sa sarili ko, pero para po sa parents ko. Congratulations, batch 2023! Bay, sobra eh. Parang ang ano eh, parang ang ibang inaangat ka sa kalawakan eh. Kasi di galing tayo sa ano eh, galing tayo sa ganyang pagsikap na mapatapos eh. Ina yun na yung pinaka ano talaga, pinaka moment na yun bang masaya ka na makikita mo siya. Nagbunga agad ang pagsisikap ni Jandy sa kolehiyo. Natanggap siya sa kanyang dream school, ang Ateneo de Cebu, bilang Filipino teacher. Morning, miss. Hello. Morning. Mag-pass ko ang requirements, miss. Ngayon, abot kamay na ang matagal ng pangarap nila Jandy, ang magkaroon ng bagong tahanan. Pagkatapos magbasa ng requirements sa kanyang bagong employer, humiram ng multicab sila Jandy. Hello,
at nagpunta sa hardware store. Tapos, dumiretso na sila sa bayan ng Liloan. Kung saan nakapagpundar ang mag-anak ng isang maliit na lote. Yung napagkasunduan po namin ng mama at papa ko na habang nagtatrabaho ako, ang half ng sweldo ko po ay ilalaan ko po sa bahay namin. Maganda rin dito ha. Maaliwalas pa, no? Opo, para po talaga siyang probinsya. Ano yung kinukumpunin nyo ngayon? Ano yung ginagawa nyo? Ang gagawin po namin ngayon, maglalagay po kami ng isang poste po o haligi para lang naman ma-make use po namin yung mga natitirang materials po namin. So ano, pa-isa-isang poste lang muna? Opo, kung ano po yung kaya sa budget. Kahit pa konti-konti lang po dahil wala rin po kasi kaming kinuha na karpentero po. Kami po talaga, ako po yung nagpapala, si Papa po yung nagpa-file. Tapos kung minsan po ako po yung nagbubuhat ng hollow blocks. Pagod na raw maghintay sila Jandy sa pangakong relocation sa kanila. Kaya sila na lang daw ang gagawa ng kanilang makakaya. Para po sa akin personally po wala na po talagang hope po sa para sa akin kasi kung meron man po noon pa lang po nung nagsimula pa lang kami dito binigyan na sala nila ng action. Alam mo na ba yung gusto niyong kulay sa bahay? Ang sabi ko po sa kapatid ko yung modern lang po yung hindi po masakit sa mata. Ganda 'yan. Oo. Good luck. Ako, exciting. Pag natapos yan, dapat magpa-housewarming ka. Pag-iipunan mo namin yan. Puno ng pag-asa sila Jandy sa pagsisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Pero si Arvin, nagsisimula pa lang maghilom ang mga sugat. Sa 41st araw ng pagpanaw ng kanyang asawa, binisita ni Arvin ang puntod nito. Nagluluksaman, nagpapakatatag pa rin ang ama. Araw-araw siyang nagbabanat ng buto para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sabi ni Arvin, ang mga katulad niyang mahirap, kailangan ng bigyan ng pagkakataong lumaban ng patas. Kung meron kang isang panawagan sa mga nakikinig, lalo na yung mga may kapangyarihan, mga nasa gobyerno, ano ang hihilingin mo sa kanila? Yung sahod dapat sana mataasan. Kasi yung mga bilihin, laging tumataas tapos yung sahod naming manggagawa, wala, nakaganon pa rin, nakapako
sa ganun. Tapos, kaya kahit anong gawing sikap namin, wala talaga mangyayari. Sa tingin mo ba, isang araw, baka makakahanap kayo ng mas disenteng tahanan? Sa akin naman, sir, hindi naman ako nawala ng pag-asa talaga eh. Posible mangyayari yung pagsisikap lang naman yun. Kahit mahirap. Ang isang tahanan, di lamang bubong na masisilungan. Nagiging malaking bahagi siya ng ating pagkatao. Dito tayo lumilikha ng magagandang alaala, kapiling ng mga mahal sa buhay. At isang ligtas na lugar na kanlungan ng ating mga pangarap. Walang dapat mapagkaitan nito. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon.